babae noon. Lalaki na ngayon. I was assigned female at birth, pero I never live as a female. Sila ay mga trans men. At ang mga miyembrong ito ng LGBT community, lalantad para ikwento ang kanilang hindi ordinaryong transformation. Kahit anong tawag mo, basta lalaki kami. Yung papel lang namin yung hindi. Dito sa Pilipinas, kapag sinabing transgender, sila ang unang pumapasok sa isip natin. Pero alam niyo bang may isang sekta ng lesbian, gay, bisexual, transgender community na unti-unti na ngayong nakikilala at nakikipaglaban sa kanilang mga karapatan? Ito sina Neil at Daniel. At sila ay mga trans men. Trans men ay isang tao na pinanganak na iba sa kanyang nararamdaman in sa puso niya tsaka sa isip niya. I was assigned female at birth. Pero I never live as a female. Para sa akin, lesbian or butch or tomboy, they still identify themselves as women na attracted sila sa same sex nila. Unlike for trans men, men kami, attracted kami sa women. So basically, hindi kami nagpo-fall sa lesbian. Ngayong hapon sa Hot TV, silipin natin ang hindi ordinaryong transformation ng mga dating babae na ngayon lalaki na. Nung bata ako, nagtataka ako kung bakit ako nagkakagusto sa babae. Iniisip ko noon, pinanganak naman akong babae. Yun ang iniisip ko. Tapos, gusto ko mga damit na panglalaki, laruan panglalaki. Parang hindi ako komportable sa katawan ko, lalo na nung puberty na kasi doon na lumalabas yung mga female features. Nagkakaroon ng ganon, then nagkakaroon ng menstruation. Simula noon, parang hindi na ako naging comfortable sa sarili ko. Ano ako noon? Siguro mga grade 3. Para bang inisip ko na try ko kaya magpakababae. Ganon. Tapos siguro lumalabas pa rin yung natural ko. Yung mga kaklase ko sabihin akong tomboy, ganyan. So, nadidepress ako. So, nalang mamatay. Sa paghangad nila na mamuhay sa katawang tingin nila ay nararapat sa kanila, sumailalim sina Neil at Daniel sa isang hindi ordinaryong transformation. At ang unang hakbang sa pagiging trans man, hormone therapy. Last year ako nag-hormones, September 2011. Nag-search ako noon, hanggang sa, yun nga, nalaman ko na posible siya. Hindi na ako nagdalawang isip. Changes ng testosterone, syempre, yung masculinity. Yun nga, tutubuan ka ng facial hair. Tapos, hairs all over your body. Basta legs, sa chest, sa stomach, sa armpit, dito, lahat, tutubuan ka ng buhok. And then, yung paglaki ng boses, kasi may mga nakikita rin akong trans men na hindi ganun kalaki yung boses nila. So, depende rin yun sa genes ng tao. Para naman sa ibang bahagi ng katawan na hindi kayang idaan sa pagtitake ng hormones, surgery ang sunod na solusyon. Struggle ko kasi dati, nung before surgery ko, is yung chest ko. Dito sa Pilipinas ko pinagawa. Kasi dalawang klase yung top surgery. Yung isa, yung double incision, ang scars niya dito. Sa akin, ang scars ko is keyhole ako. So, pinili ko yun kasi para less na walang peklat. Para hindi. Doon kinuha yung breast gland sa areola. Ang normal kasi is, kung small ka, nasa 80,000. Pero depende pa rin sa sasabihin ng doktor. Kahit available na sa kasalukuyan ang ganitong uri ng medical procedure sa Pilipinas, ang siyensya naman para i-convert ang reproductive organ ng isang trans man. Sa abroad lang daw matatagpuan. Total meron. Alam ko sa Serbia, kasi dalawa rin klase yun, yung paloplasty, yung kukuha ng laman dito or dito. As in, kasing laki talaga siya ng normal na sa lalaki. Yung isa, kung ano na yung na-develop mo during na surgery mo, hihilahin lang yun. So, lalaki lang siya an inch. Kahit lalaking lalaki na sila sa katawan at pag-iisip, sadly, hindi pa rin sila tanggap ng ilang miyembro ng lipunan. Kaya naman bumuo sina Neil at Daniel ng isang grupo na makikipaglaban at susuporta sa kanilang kapwa trans man. Nag-operate ang Transman Pilipinas last year, August 4, 2011. Gusto kong mag-out para malaman nila nag-i-assist kami na may rights din kami dito. Kaya umuunlad yung ibang bansa kasi nagtutulungan sila eh.
tayo kasi masyado natin yung pagka-religious natin ginagamit against sa mga LGBT people, which is, for me naman, we don't need to use religion to create hate, di ba? Dapat nagtutulungan tayo dito. Siguro, tao rin kayo, makasalanan din kayo. Kumbaga, magkaiba lang tayo ng kasalanan, pero lahat tayo makasalanan, di ba? Kaya sana, respeto lang sa isa't isa, tsaka sana, matanggap niyo kami ng buo, hindi man ngayon, pero in time.